Right move, right decision talaga ang ginawang ito nila Coach Tim Cone. Dahil sacrifice to kung tutuusin dahil sa bigat rin ng player na pinalitan nito sa pwesto sa Hinebra. At bago, may bago na namang import ang Magnolia. Paapat na ito. So yan nga ang ating mga tatalakayin. Pero syempre, bago ang lahat ah. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Esther Yeslof TV, Jomari Torres, Nestor Villa Flores, Eduardo Placer, and Paul Ryan Collis, Glenn Robinson III, Shabazz Muhammad, Ray Vonterice, at ngayon Jabari Bird naman. Ito ang ginawang hakbang ng kampo ng Magnolia ngayon. Tatlong import ang napalitan na. At ngayon, sa pang-apat, muli silang sumubok ng bago sa katauhan ni former NBA player na si Jabari Bird. Si Jabari Bird ay ang dating 2017 56 overall pick ng Boston Celtics sa NBA draft, na kung saan nakapagserbisyo sa Boston Celtics simula 2017 hanggang 2019 na siyang naging teammate ni Celtics star Jaylen Brown. Hindi na tayo magtataka kung bakit pinili kuhanin ng Magnolia ito dahil nang maglaro ito noon sa NBA at sa ibang liga na napaglaruan niya talaga namang literal na versatile player. So ngayong nasa bansa na itong si Jabari Bird inaasahang susukatan na ito sa PBA office bago ang game 2 ng quarterfinals. At sa isang video clip nga ng Big Man ng Magnolia, may nabalitaan tayo na shooter raw ito. So well, makikita natin yan. So ngayon, etong si Jabari Bird ay 30-year-old at huling naglaro sa liga sa IBL Indonesia. So kung gusto nyo makita kung paano siya maglaro, eto, kaunting clip para may idea na kayo sa galawan at laro niya sa hardcourt. At mapunta naman tayo sa naging mabigat na desisyon para sa Hinebra. Nito lang. Sa pagkawala ni Isaac Go, talaga namang literal na napilay ang center position ng Barangay Hinebra. Tukong sa ay umabot pa sila na kailangan ng team na isacrifice at ilagay si Paul Garcia sa pagiging unrestricted free agent with salary para maipasok ang veteran big man na si Joe Devans. So sa edad na 42-year-old talaga namang sacrifice din talaga ito sa Hinebra at maging kay JDV. Dahil biruin mo retired na si JDV, 2 taon na ang nakalilipas. Pero dahil nagkataon na kinulang ang Hinebra sa big man at saktong nagbabakasyon naman ito sa bansa, isang tawag lang kay JDV agad na itong inactionan. So pabor at agri tayo kung bakit si JDV ang napiling big man ni Coach Tim na ipasok sa lineup. Dahil ayon nga or gaya nga ng sanabanggit ni Coach Tim, hindi mo na kailangan turuan si JDV sa system ng team bagkos siya na nga yung magtuturo para sa team. So laking bagay ng pagkaka-activate kay Joe sa Hinebra ngayong playoffs. Dahil sa bukod sa kulang na ang Hinebra sa big man, tiwala pa ang kampo ng jeans na tama yung desisyon nila sa paglalagay kay JDV sa posisyon na kapalitan ni Japet dahil para makapahinga ng ayos sa bench etong si Japet pag ito'y nasa loob si JDV. So sa ngayon sa nangyayaring game at sa nangyayaring game 1 ang laking bagay na nakita natin yung nagawa nito sa Hinebra na kung saan kahit sa 6 na minuto lang na playing time niya ay malaking tulong na siya lalo na dito sa tamang ikot ng bola at sa sistema ng team na kung saan nakapag-ambag pa nga siya ng opensa. At eto rin nga yung
nagpahirap sa ilalim kay Allen Durham na import ng Meralco habang wala si Japet sa loob. Ewan ko lang kung napansin nyo pero ako, pansin na pansin ko. Malaki talaga yung tulong kahit pansamantala itong pagkakabalik kay JDV. So yan, biruin mo, after 2 years na hindi naglalaro ah, tapos biglang sumalang sa laro, ang matindi pa niyan, isang practice lang pala ang ginawa ni JDV dito sa Hinebra, sabay salang sa matinding laban sa playoffs. Ah, grabe, dito pa lang, laking sakripisyo na talaga nito. At good choice naman and right decision naman to. At agree tayo rito sa ginawang ito ng Barangay Hinebra. So kayo, ano opinion nyo dito? So yan sa ngayon mga katimit, ito nga lang po muna ang ating sports pasada. And thank you for watching guys and God bless everyone. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Lynn Martin, Estelito Gamba. Dito madalagog.
Lem Nagisarm TV. Fia Pastor.